Kamusta mga Lods? Another day, another Mirror 4 tutorial ulit tayo. So today, magbibigay ako ng newbie guide from level 1 to 70 this year 2022. So may mga guides dito na hindi ko na maibibigay na in-depth kasi meron na akong separate video tutorial. Ilalagay ko na lang yung mga links sa description below, okay? So basically, ito yung mga susundan nyo from halimbawa bracket 1, level 1 to 40, 40 to 55, and bibigyan ko rin kayo ng mga halimbawa certain maps kung saan maganda magpa-level, alright? So, hindi na natin ito patatagalin. Let's go! Okay guys, so una natin guide is level 1 to 40. So, ipa-flash ko na lang sa screen yung mga dapat nyong gawin. And then, iisa-isahin din naman natin yan. Okay. So, level 1 to 40. Unang-una nyong gagawin dyan, focus kayo sa main mission, request, or main quest. And then, rinse and repeat lang. So, pwedeng gawin nyo ulit yung request, then missions, then main quest. So, saan nyo ba yan makikita? Pakita ko ulit sa inyo. Okay. So, sa mission, meron yan field na tinatawag. Sa field, meron din yan elite, then may labyrinth, and may valid. So, depende yan sa map. And then, meron din yan tinatawag na request. Ito yung mga request. So, mga kadalasan dyan, long quest yan. Alright? Yan yung request na tinatawag. And then, ang tinatawag na main quest, itong kulay blue na to. Ito yung main quest. So, pwedeng unahin nyo yung main quest, then mission, then request ulit. So, depende kung ano yung gusto nyo gawin. Alright, guys? Basta rinse and repeat lang yan. From level 1 to 40. And then, next na gagawin nyo dyan, since sa level 1 to 40, ma-unlock nyo na dyan yung mga uncommon items. Yung uncommon items, guys, ito yung mga green items. Okay, so wala akong ganun dito. Pero pakita ko na lang sa inyo dito sa craft. Ito yung mga uncommon items. Yan, yung mga green. Alright? So, based on my experience, nung nagpapalevel ako, mas maganda, sa uncommon to ha, gawin nyo muna siyang tier 4, then tsaka nyo siya i-plus 5, okay? Ito yung tier 4, yan, tier 4, then tsaka nyo siya i-plus 5. Mabilis lang naman yan sa mga mission na request, maraming free items pag ginagawa nyo. So, makakakuha kayo ng mga uncommon items, alright? So, sa level 1 to 40, magagawa nyo na rin or ma-unlock nyo na rin dyan yung constitution and inner force. Ano ba yung constitution and inner force? So, again, sa mga newbie guys, ito yung constitution. Alright, kung ano yung requirements dyan, kukunin nyo lang siya. Karamihan dyan sa gathering makukuha. Tulad na itong herb, makukuha nyo yan sa gathering. Alright, and then ma-unlock nyo na rin dyan. Sunod dyan is yung inner force. Ito yung inner force, yung mga book. So, pag once na ma-unlock nyo yan from range to 1 to 40, pwede nyo na rin siyan i-upgrade pa unti-unti. Okay, so gawin nyo lang yung mga main quest, request missions, marami doon makukuha ng mga pills para ma-upgrade nyo ito. Okay? And on this level, 1 to 40, makakakuha na rin kayo dyan ng spirit. Yung unang-una, yung dragon. Free lang yan. Ito yung dragon. Okay? So, meron na rin kayong spirit nyan. And then, kung kaya nyo na rin bumili-bili dito sa common product, pwede na rin kayong mag-summon ng mga spirit stone and then baka makachamba kayo, makapag-rare kagad kayo na spirit. Okay, and then ang panghuli, sa level na bracket na to, 1 to 40, ma-unlock nyo na dyan yung magic square and portal. Saan ba makikita yon? Punta kayo rito sa portal. Okay, merong magic square. Alright, meron din secret peak. So, syempre sa umpisa, sa first floor muna kayo. Nandyan naman yung level nya. And sa umpisa, secret peak din. Meron akong mga separate video na diniscuss ko na ano ba yung mga magandang puntahan sa Magic Square and Sacred Peak and yung mga drops niya, okay? Lahat ng yan, yung links, ilalagay ko sa description below, alright? Okay, so saan maganda magpa-level from 1 to 40? Siyempre, sa umpisa. Sa umpisa niyan, dito muna kayo sa Beacon area, then pupunta kayo. Sundan nyo lang yung main quest kasi ituturo naman niya sa inyo, iikot niya kayo kung saan talaga dapat magpa-level. Pero bago pagdating nyo ng mga 38, maganda dito na kayo magpa-level sa Demon Bull Labyrinth. And then kung kaya nyo, pasok kayo dito sa mga secret passage. Halimbawa, ito pakita ko lang sa inyo para sa mga newbie players natin dyan, mga gusto mag-start ng Mirror 4. Okay, so ito yung mga secret passage. Papasok lang din kayo dyan. Nasa loob siya ng map. Ayan, nasa loob siya ng map.
pasok lang kayo. Okay? Eh, ito yung secret passage na tinatawag. Mataas ang XP dito, maraming mobs, yun nga lang, danger zone siya. So, ibig sabihin, open PvP yan. So, pwede kayong patayin ng ibang players kung gusto nila. Okay, so yun lang naman yung disadvantage sa secret passage. Okay? So, yan yun. So, ano pa ba yung mga leveling area? Pwede rin sa Bull Temple kasi sa Bull Temple, maraming spot dito na maliliit lang and malaki yung concentration ng mobs. Pakita ko sa inyo ibig sabihin ko. So, again, level 1 to 42 guys ha. Most of the time naman yan, igagate kayo ng main quest, mission and request. Okay? Sa tulad nito. Marami siyang monster. So, hindi kayo mahihirapan magpa-level dito sa Demon Ball Temple. So, tantsahin nyo lang din kung saan yung fast kill kayo sa map. Mas maganda yung fast kill, fast XP, kaysa sa mataas na XP, pero matagal nyo naman bago mapatay yung isang monster. Okay? So, experiment nyo lang, lipat-lipat kayo ng map kung saan kayo mas mapapabilis. Okay? Hindi naman porke sinabi ko na dito kayo, eh dito lang talaga yung pwede. Marami pa dito kung pwede nyo puntahan na map. Ayan, may Devil Ball Temple. Nandiyan naman yung mga requirement level nya. Alright? So, explore nyo lang. Pero ang pinaka-advice ko sa inyo, punta kayo dun sa maliit na spot. And then, madami dapat mobs. Lalo na kung ang character nyo is Lancer or Warrior. Kasi melee yan, kailangan pa nilang lumapit para mas mabilis nyo makill yung mga monster. Alright? So, yan yung ating bracket level 1 to 40. So, punta naman tayo sa 40 to 55. Pag 40 to 55 yan, so, ganun pa rin. Mission request, main quest pa rin. So, continue nyo lang kung ano yung ginagawa nyo kung nasa na kayo. Okay? Then, pagdating nyo sa level na yan, okay lang na i-upgrade nyo yung, kasi dito sa level na to 40, magkakaroon na kayo ng isang rare item nyan for sure. Magkakaroon na kayo ng rare item nyan or kung hindi man, halos makakabuo na kayo ng isang rare item. Yung rare item guys, pakita ko lang sa mga kalods natin dyan na maglalaro pala ng Mirror 4. Ito yung rare items. Okay? Color blue na siya. Okay? So most of the time, level 40, kung hindi man kayo nakabuo na, makakabuo na kayo ng isang rare item yan. So again, okay lang na i-upgrade nyo siya para tumaas yung PS nyo kahit tier 1 pa lang siya. Ano ba yung tier 1? Pakita ko ulit sa inyo. Ito yung tier 1. Okay? Tier 1. Wala pa siyang. So, 1 yan. Ito yung 2, 3, 4. So, yung sinasabi kong okay lang na i-upgrade nyo siya kahit tier 1 pa lang. Kasi, makakatulong yan para tumaas yung power score nyo, para tumaas yung damage, para mas mabilis kayo magpa-level and mag-farm. Okay? Okay lang yan. I-upgrade nyo agad. Kahit tapos pag meron na ulit kayong materials, combine nyo, gawa kayong tier 2, i-upgrade nyo pa rin, walang problema dyan. Ako nga, tignan nyo guys yung gamit ko. Ayan, may tier 2 pa rin ako pero naka-plus na siya. Kasi nakakatulong din naman yan to increase my power score. Okay? Kasi hindi rin naman mabilis mag-combine ng mga items and mag-farm ng items. Okay? So okay lang yan. So pagdating dito, level 40 to 55 bracket, continue nyo lang yung pag-upgrade ng inyong inner force. Sa magic stone, sa time na to, sa bracket na to, dapat dyan, ang magic stone nyo na is, dapat naka-rare na lahat yan. Ito, rare. Okay, naka-rare na yan. Kung kaya nyo mag-combine ng epic, mag-combine na kayo ng epic para meron na kayong epic. Pero by this time, dapat naka-rare na kayo ng magic stone. Depende sa build nyo, okay? Separate discussion kasi yan kung anong build yung gusto nyo, okay? So, ira-run through lang natin. So, dailies pa rin. Gawin nyo pa rin yung magic sphere and sacred peak. Okay, so saan naman maganda magpa-level nyan? Kasi sa main quest, dadali na kayo nyan sa snake pit area. Okay, dito na kayo sa snake pit. Punta tayo dito sa snake pit. Okay. Habang pina-follow nyo naman kasi yung main quest nyan, dadalin nyo rin kayo sa different maps. Okay, pag ubos na yung main quest or hindi nyo nakaya, balik kayo sa missions. Pag hindi nakaya, balik kayo sa request. Then, rinse and repeat lang. Okay? So, dito sa snake pit, ang spot na pinapalevelan ko dito ay, wait, check natin. Banda dito yun eh.
Kasi dito yung highest concentration din ng monsters. Okay. Or dito, pwede dito kung kaya nyo na. Kung medyo nahihirapan pa kayo dito kasi may level ano rin ng mga monster dito, 44 na. Pwede rin dito sa may harap. Puntahan natin. Yung may mga parang pig yung kalaban. Alright. Punta kayo dito. Okay. Ayan, dito. Maganda rin mag-spot dito kasi hindi naman, ayan, level 40 lang yung monster. And then, mataas din yung concentration ng mobs. So, ibig sabihin, maraming respawn. Okay, tambay lang kayo. Ako dito lang ako tumatambay sa gilid na to. Since, arbalist nga ako, maraming AoE in long range. Madali ko lang napapatay ang mga yan. Yan, easy lang yan. Okay? Dito ako nag-i-spot. And then, bukod dyan, pag mga level mag-55 na kayo, pwede na kayong pumunta rito sa Snake Pit Labyrinth. Sa Snake Pit Labyrinth, meron ulit yung Secret Passage yung pinakita ko sa inyo kanina. So, puntahan natin. Dito maganda magpa-55. Kung kaya nyo magpa-55 dito. Kaso ngayon nga lang, again, sa Secret Passage kasi open PvP yan. Pwede kayong patayin ng mga players. Okay. Ayan. So, dito maganda magpa-level. Spot lang kayo dyan. Yun nga lang, kailangan nyo bantayin yung character nyo para... Kasi syempre... Ang server ngayon dito marami ng malalakas and yung iba syempre pag nakita nila kayo pwede nila kayo patayin. Pero yung iba naman yung mga higher PS hindi nila kayo gagalawin, okay? Kasi alam naman nila na low PS kayo eh. Alright? Tulad nito nagpapa-level siya, 'di ba? So marami yan, no, yung buong map. Puntahan niyo lang kung saan wala naka-spot, may spot kayo. Okay? So yan yung ating level 40 to 55. So again, marami pang map, pwede nyo explore kung saan kayo mabilis magpa-level, kung saan tingin nyo fast XP. So pwede rin naman dito sa labyrinth, yun nga lang dito kasi sa labyrinth na map, medyo nauuntian ako sa respawn ng monster and ayan nga, maraming nag-i-spot dito. So maghahati-hati kayo dyan, alright? So next naman is, dun naman tayo sa bracket ng 55 to 65 naman tayo. Dito sa bracket na to, kukontinue pa rin yung mission, request, and main quest. So, tuloy-tuloy pa din yan. So, by this time, dapat meron na kayong tier 4 item. Siguro, by this time, 55 to 65, meron na kayong 4 or 3 na tier 4. So, dapat ang rare nyo na yan. Ayan, ang rare nyo na yan, dapat eting tier 4. Meron na kayong 3 or 4 this time, okay, na tier 4 or 3 na lang, no, na tier 4 dapat tapos yung other items nyo dapat lahat yan rare na, okay, dapat lahat yan rare na kahit tier 1, okay, 55 to 65, okay, then continue, upgrade your constitution, your inner force, magic stone and spirit, then ganun pa rin, gawin nyo pa rin yung dailies nyo sa magic square and secret peak, 55 to 65 sa Sacred Peak, mabilis magpa-level or mag-farm sa second floor. Pagdating din naman sa Magic Square, mabilis na rin magpa-level sa second floor. Okay, doon lang kayo pumunta pagdating na ng 55 to 65, okay? So sana naman maganda magpa-level sa gantong bracket. So dito na kayo sa okay, dito ako nagpa-level sa Death Gorge. Okay, so puntahan natin yung ini-spotan ko rito. na tayo. Okay, so ito matagal-tagal na grind din naman ito. Pero mabilis lang dito yan. Okay. Oops, hindi yata dito yan. Ayan dito. Depende rin sa character nyo, pwede nyo i-check kung kaya nyo na rito. Ito. Ito yung spot kung saan ako nagpa 55 to 65. Okay? Okay, kasi dito, tulad nya, napakadaming monster. Tamang-tama siya sa arbalist ko. Easy kill. Okay? And malaki yung map, easy respawn din yan. Kung maraming tao rito, pwede naman kayo pumunta sa channel 2. Dalawa yung channel dito.
Kung nahihirapan kayo dyan, pwede kayong pumunta sa ibang spot dito. Meron naman dyan medyo mababa yung concentration. Halimbawa, alam ko dito meron eh. So, screenshot nyo na lang guys ha, kung para matandaan nyo yung map. Yan, pwede rin dito, hindi masyadong madami yung monster. Okay, pero ang iniispatan ko talaga is dito talaga sa kabila, dito talaga. Tinatambay ko lang dyan, ini-AFK ko lang, mabilis na magpa-level dyan. Quick tip lang, lagi kayong gumamit ng tonic, yung XP, and dapat meron kayong laging vigor para mas dumagdag yung experience ninyo. Alright? Ayan, so dito ako nagpa-level hanggang 65. Alright? So ano naman yung next natin is yung lastly, 65 to 70. So ano ba yung mga ginagawa sa 65 to 70? Still, kailangan nyo mag-mission, request, main quest, tuloy-tuloy pa rin yan. And then by this time, dapat meron na kayo at least 5 tier 5 na plus 5 items or higher. Kung titignan nyo yung sa akin, ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Meron na akong 6 na tier 4 and then iba-iba yung plus nya. Meron plus 6, plus 7, plus 5, plus 6, plus 5, plus 7. And then yung rings ko and bracelet, tier 2 lang. Okay? Pero at least meron na akong 6. So, by this time, dapat meron na kayong at least 5. At least 5 na tier 4 plus 5. Okay? Sa, para yung power score nyo is medyo mataas na talaga siya. And then, still, continue nyo pa rin yung constitution upgrade, inner force, magic stone. And then, by this time, 65 to 70 level, kung swerte kayo, sa pag-unlock ng spirit, baka dapat meron na kayong epic spirit by this time. Ako medyo late bloomer yung character ko. Level 70 ko pa ako napagbigyan ni Mirfor ng isang epic spirit. So, ganun katagal. Meron ako mga kaklan. Saglit lang yung kanilang epic. Nakakakuha sila ng epic. Yung iba nga dalawa na level 55 pa lang, diba? So, diba? Awit naman Mirfor. So, ako level 70 na nung nag-unbox ako neto. Spirit Tomb, so nakakuha naman ako, okay? And then continue pa rin, Magic Square, Sacred Peak. By this time, iniisip nyo na yung magiging future ng character nyo, kung gagawa na ba kayo ng isang epic item or ikaw continue nyo pa rin na gawing tier 4 lahat ng items nyo. Okay? So, this time, farm lang kayo ng farm ng materials nyan. Okay? Nagpo-focus talaga kayo sa pag-upgrade ng character nyo and yung leveling din, no? So, kung titignan nyo sa akin, by this time, tier 6 na dapat ang inyong constitution. Inner force nyo, lahat yan, tier 6 na dapat. And to add on din pala, hindi ko na nabanggit, yung conquest nyo rin, no? Huwag nyo rin kakalimutan yan, yung conquest. So, by this time, para makita nyo, pagdating nyo ng level 70, lahat yan, stage 10 na, o almost stage 10 na. Kaso, imposible hindi nyo siya ma-stage 10 kasi meron kayong mga kailangan quest na gawin na kailangan nyong i-upgrade to. Hindi nyo siya pwede talaga iwan. Okay? So, ayan yung aking mga tips from 1 to 70. Again, hindi naman ito yung talagang perfect na guide. Pwede nyo siyang sundan. Pwede rin naman hindi, no? Pwede meron ako mga konting hindi nabanggit or na-explain. Kung meron kayong mga tips dyan, pwede nyo naman i-comment below para matulungan natin yung mga new players natin ngayong 2022 dito sa Mirfor. Okay? So, yung ibang in-depth explanation, halimbawa, Codex, Magic Stone, Spirit Stone, meron ako mga separate videos dyan. Ilalagay ko na lang siya again sa description box para pwede nyo rin siyang panoodin. Okay? So, again, hanggang dito na lang muna ulit mga lords. Until sa susunod natin ng mga tips dito sa Mirfor. So, tuloy-tuloy pa rin ang grind natin ngayong 2022. Alright? So, hanggang dito na lang. Peace out.